12-11. Sa akin yung dalawa ay tatlo din, bata, pero isa, tatay. Medyo may iyak-iyak pa eh, wag alas kami. Maganda. Pagpay natin sila. Okay. Okay, he that walketh with wise men shall be wise, but a companion of fools shall be destroyed. So, medyo madaling intindi ito, di ba? Simple lang. Kaya lang sabihin nung lalakad, di parang hindi naman ako lalakad, nakikipag-chat lang ako. Friend ko lang siya. Nakikipag-chat, nag-chat kami, pero huwag alokohan. Okay? Hindi naman kami magkasama talaga. Pwede rin kung wise talaga. Kung nag-uusap kayo, pwede. Pero ibig sabihin ng walking nga, magkasama kayo, especially pag pwede kayo sa women, sa church, sa fellowship. So pag matalindo yung mga kasama mo lagi, anong mayayari sa'yo? Mahahawa ka, di ba? Natapin na natin sa maraming grupo eh, basta kung sa'yo lang, one, di ba? Residency, that walking na, in the council of the ungodly, nor sit in the seat of the scornful, nor stand in the way of sinners. So, sa Tagalog naman, sabi doon? Sa English pala. Birds of the same feather flock together. But actually, more on the pala yun. Kaya kayo nagkukumpul, pare-pareho kayo. Pero dito, pag sumasama ka, eh paano di ako wise eh? Hindi nga, sumama ka doon sa wise. Yung sinasabi doon. Parang ano, hindi, pare, hindi kami pareho ng balahibo eh. Sumama ka nga na sumama doon, may hindi matalino ko ngayon. Pag matalino ka, Kristiyano, kasama ka na sa mga unbeliever. No? Puro gala, puro kalokohan, puro bay, puro lande. Diba? Ano mangyayari? Nakakahawaan, ganun yun. Godly kasama mo, mag-aawaan kayo. So wise, especially safe. Okay? Pero kasi general yan. Puro wise yung kausap mo. Kung saan sila magaling, puro sila math, puro sila numbers, puro sila business. Magaling ka. Doon sa particular na area nun, kung saan sila wise. Kaya kung soul winner ka sumasama, ganda, di ba? Yung tatay mo, sumasama sa tatay mo, sabi ng tatay mo. Steven, sama tayo sa mga isasama. Soul winning, o kaya sa ano, matututo ka doon. Okay, si daddy, sinasama ako siya. Pero kaya nalaman ko alis na 20 ako heavy. Pero natutuwan ako ka rin, kahit paano. Okay. Pero sabi mo dito, fools shall be destroyed. But destroyed, but di naman lang, di mayiging fools. And the companion of fools shall be made fools. Hindi gano'n, bakit destroyed? Kasi nga, ultimately, yun yun. Pag hindi, may mga kailangan mong iwasan, pag sobrang mangmang mo, okay, katulad nga lang yun, kaligtasan, di ba? Ang daming churches, hindi tinuturo yung tama, ano mayayari sa kanila, banda muli? Hindi lang namin alam. Hindi. Kahit dahil ni-require sa atin ng Diyos yung malaman natin yan, okay, may konsensya rin naman tayo, at pag siyempre, kabutihan ng Diyos, may papadala naman siya sa iyo eh. Karina, ilan yung tumanggi sa amin eh? Tulo. So siguro, nababalitaan naman tayo doon. Iniisip ko, baka doon muna tayo sa iba, ba? Balik na. Kasi baka may nag-isabi doon, next week, mapunta dyan ha? Sabihin nyo, sabihin na lang, pero sila na yun. Parang nabutan nila sa Diyos yun. Anyway, pag nagpatuloy-tuloy ka, ganun din yung mga bata. Okay? So sabi sa inyo ng magulang mo, huwag kayong sama sa loko-loko, huwag kayong sama sa unbeliever. Hindi, parang mas masaya sila eh.
ay parang wala tayo dito, wala lang. Sumama ka doon, you will be destroyed. Amen? Amen. Ano yung destruction madala sa mga young people? Ano? Yung word, diba? Yung ano nga example? Yung destroyed talaga dahil nagpakaloko-loko ka. Addict. Addict. Kakasakit, anong masasakit? Ano nga eh? TB. Yeah, yung talagang inom-inom ka, alam mo, lakas ko eh. Lang cancer. Yung lang. Ang bihira. Pag for longer, 8. Yung mga ano, permanent na itch. Lalabas talaga ng mga... Maraming sakit na permanent. Destroyed. O kaya yung buhay mo, sila yung buhay mo. Alam mo, okay ka lang. Mahal ko yung asawa ko, hindi kang mag-iwalay. Nag-iwalay. Diba? Lalo ko ganun eh. Mali, okay siya, pero walang pwede. Sige, bandang yung nag-ano kami. Na maganda na pala, diba? Kaya pala hindi namin nakakasama ng ano, after graduation, buntis. Yan, saka namin. Tapos, siyempre, ang inaasahan mo sana, magpapakaani sila, na, at least magano'n man, mahirap tong buhay na hindi. Even worse, sabihin nila, parang siguro, Hollywood eh. Sa Hollywood, pag may mga divorce doon, talagang kala mo, parang normal na lang sa kanila, di ba? Madalas. Ilang pelikula na panood yung gano'n, laging gano'n. Tapos ang bino, magkakabalikan pa. Sa Bible, lalong ano yun. Kasuklam-suklam din yun. Okay? So, yun. So, you will be destroyed. Oh. Yung ano kasi, yung sa Hollywood kasi, parang pinapakita. Anong ba yan o ano? Additional. So kasalip na yung mga ano mag-iingat kaya tayo pinipilit natin masama yan, di ibig sabihin na titirain natin yung mga ano galing na diyan, okay? Hindi 'yun. Ang gusto natin mangyari dito, maipreserve yung mga bata, hindi sila magaya sa ganyan. So, hindi namin kayo inaano, mga experience ng masama sa buhay niyo. Hindi ganoon. Actually, kung matinuri kayo, you're right with God, hindi mo sabihin na ano. Hindi mo pagmamalaki 'yun. Pag nag-Christ dito ng gano'n, against fornication, adultery, ano pa? Mga yan. Sabihin mo, Christian, kasi ayaw mo yung mga bata, yung mga anak ko, ayaw mong gayahin ako. Okay. So, destroyed ang term ng Bible. So, hindi, no? O, pwede naman yung sobrang ano. Ano ba? Either di nag-aral, di sumunod sa magulang, ano mangyayari? No? Gusto ko siyempre i-fix dito na sumunod yung mga bata. Hindi po, nag-uusapan na ako. Okay lang sana sa'yo kung ligtas ka naman. Ano pa, ano yung ano? Pa, puprotekta mo ba yung ano? Niligtas ka na nga ng Diyos eh. Kaya yung Diyos nag-sabi nito. Sabi, he will be destroyed. Eh? This is evil pursuit sinners, but to the righteous good shall be repaid. Anong evil? Ano, medyo hindi yung aspect forward. Ano sabihin, evil pursuit sinners. But to the righteous, good shall be repaid. Ang sabihin nun. So again, pag medyo malabo yung first part, pinag-oppose or pinag-compare, ito muna tayo sa second part. But the righteous, good shall be repaid. Ano yung sabihin nun? So pag ikaw daw yung righteous, pag sinabing repaid, babayaran ka ulit. So alam natin na may mga ginagawa tayo, especially pag matino ka, ito ginagawa natin. Kasi nakapaisip ba kayo? Hindi mo ginagawa ito ng ibang church, ha? Pero ang laki ng support, no? Kasi nag-rating na ako. Ito, itong palit lang dito. Yung nagkumawa ko ng Bible, kilala niya, eh. Yung ginawa ko ng Bible. Wala naman siya, ano, San Mateo, kilala niya. Ah, malapit kayo, no? Palit lang. Hindi ko kilala, kaya siya nagsabi na ako. Tumakatid na yun sa akin, eh. Ito, ano yun ba? Wala na, di na ako sorry na niya. O, program-program na rin lang yan. Program-program. Yung mga nag-support dyan, nag-support siya kasi, uy, may program sila, nakikita ko program.
Ang mga ligtas, di ko naman makikita yun eh. Siguro, sabi sila na lalaki. Anyway, sabi dito, kung ikaw ay matuwid, sigurado yun. Okay, medyo babawa natin mo lang, hindi mo nasa kaligtasan. Sa buhay natin, minsan may ginagawa tayong maganda, pero hindi natin agad makita yung result. Diba? So, yan, pag nag-ibigay ka sa church, sumusuporta ka, hindi mo agad makikita yan. Pero hindi mo alam, pinagpapala pa rin yung mga anak mo. Kasi nakita, tapat ka, diba? Pero hindi agad-agad yung kasi sabi dito, the righteous, pag ikaw yung righteous, good shall be repaid. Pag may ginawa ka mabuti, sigurado yan mga. So, ano nga yung ibig sabihin ng kabila? Ang una, evil pursued sinners. Ibig sabihin nun, okay, kung itong righteous ay babayaran, repay, kahit nung una, hindi siya parang walang, hindi sumusunod yung ano, yung masama ngayon, ano yung sabihin ng pursue? Ahabulin. So, anong evil? So, yung sabihin, masama. Okay, either, for example, yung na. Kung may ginawa kang masama dati, okay? So, hindi natin pinapanalangin, okay? Kasi kung lahat tayo, lahat ng masama na ginawa natin, nakabulin tayo, tapos tayo. Isa sa mga blessing ng Diyos talaga is, yung iba dyan, kinakalimutan niya na, at yung iba dyan, sabi din sa Bible yun, wala na sa samsa tayo. Yung iba dyan, papatawarin ka na eh. Yung totoo, huwag ka lang magtuloy-tuloy kasi ito, pag nagtuloy-tuloy ka talagang, ano, ngayon, minsan, nakabulin ka pa rin, okay? So ito na yung sinasabi dito, talagang, di ba? Sino yung madalas nakikita yung maraming kaaway? Yung ba yung mga taong payapa? Yung mga pangaway din, di ba? Pero alam nga sa office, ito lang may kaaway na naman to. Siguro mabait to. Either righteous siya, o righteous siya, yung talagang ano, aaway, hindi yun. Kaya tanong mo rin, bakit kaya inaaway? Bakit kaya ito inaano? Pag yung dahilan, bakit mo, bakit mo ba inahabol to? Bakit gusto mo talaga mapausahan? Kasi may ginawa talaga siyang mali. Ayun, may ginawa mali yun. Pero kung talagang ano lang, kasi may abang siya, wala yun. Yung sinabi niya kasi, religion lang, wala yun. So, evil pursuit. Tandaan natin yan, na minsan mabagal lang, sinabi sa Bible yun eh. Hindi agad. Ang punishment is hindi agad-agad. Okay? So, ang lesson doon? Huwag mo nga akalain na pag may ginawa kang mali ka last year, eh, wala na yun. Okay? At least, andun yung takot mo para huwag mo nang gawin ulit. At least, sa 2 Corinthians 10 naman, to avenge our disobedience. Revenge or disobedience ko dahil dati ang lolo ko ngayon magpakatino-tino ka na parang yung ibang tao na di ba hindi sa'yo at least gagantihan ka sana kaso nagtino na siya gagantihan mo ba ito di ba or at least yung Panginoon matuwa sa'yo okay then a good man liveth an inheritance to his children's children and the wealth of the sinner is laid up for ito yung maganda yung nangyari sa atin to pero sana hindi sana tuloy-tuloy di ba katulad dito daw kasi ito ay hindi ko alam kung unjust yung natin ito. Pero ito nga, mahal ito eh. Hindi niya sabi kaya daw tayo iniipit kasi nga parang swerte daw tayo dito. Wala naman swerte, di ba? Kaya sinabi dyan, the wealth of the sinner is laid up for the just. Lalo na pag sa millennium. Di ba? Lahat ang gugunawin, ay yamin nila dito. Bandang huli, ang hirap nila, ibibigay lang sa mga yung mahihirap na Kristiyano na soul winner. Nagtapat sila, ang hirap nila. Bandang huli sa milenyo kasi righteous na yung ano, ruler. Ano yung ibibigay yan sa mga faithful, just, di ba? So kaya huwag tayo masyadong pakayaman ngayon. Maniwala ko yun, walang kwenta. Pagpaparip mo yung Panginoon, so walang kwenta, di ba? So ano naman yung una dyan? Eh, yung nauna, a good man liveth an inheritance to his children. So, ibig sabihin nun. So, kahit sa makalupang meaning, pwede mong yan eh. Ibig sabihin, kasi yung maayos na tao, di ba, pag nagpakaloko kasi yung tatay mo, wala nang naipon. Nadala sa hindi. Pero yung, hindi masama maging mayaman eh. Yung tama. Madala sa hindi, at least, may pamana ka ng bahay, okay. Kasi hindi na isanla. At hindi na ano. Bata. Na bata. Okay. So ano pa? At least education.
Eh, ngayon, yung gobyerno na nagpapa-educate. Pero again, di rin, ano yun eh. Ang education talaga, yung ituturo sa inyo ng tatay mo na rin. Kung nagpakatino sila sa buhay nila, ano na yun, example na yun sa buhay mo. Yan ang maganda dyan. Ano pa yung maganda pamahalaan natin? Pero pinaka-basic nito, syempre, yung mayamanan. Direct tapat ka, ikaw ay pinagpala. So, pag nawala ka sa mundong ito, may iiwanan ka pa sa anak mo, di ba? Maganda ba yun? Tama? Ang mali ba yun? Ito may iyabang ganun eh, si Bill Gates. Iyabang eh, sabi nila. Hindi na ipapamanahan yung anak namin. Iyabang eh. Yung 98% daw ng anak kayamanan, kesyo may diginom nila sa... Ang sinasabi mo ngayon? Siyempre, parang di kayo ano yun ang tao. Yung mga 80s agnostic yun. Okay? Napaka-plastic nito mga ito eh. Pero ito po, ano yan, hindi yan pinagbawal sa Bible. Actually, ngayon, marami nag-aaral yun, mga Kristiyano kunwari. Yung sa mga tinatarget nila, yung mga righteous, nakapag-ipon ng pera, nakama ba yun? Ginagawa nila, pag masyadong mayaman ka daw, sa gobyerno may bigay. Lagi na lang sa gobyerno. Siyempre, ibang mga komunista ang utak, siyempre gusto yun. It doesn't mean na tama yun. Okay, dahil sinasabi sa Bible, paulit-ulit, inheritance, father, okay lang yun. Kasi pag pinagsikapan nila yan, mapamahan talaga sa'yo yan. Problema, kung nagkaroon ka ng sobrang problema kasi hindi ka nagpakatino, wala kang iiwan man lang sa... Okay, again, mga anak, huwag nyo ngayon masa sa magulang nila. Okay? Pero yun sinasabi ko para sa mga... Para sa atin din, bata pa kayo. So, pag ayusin niyo yung buhay niyo, hindi katulad ng iba na nakapakilong, makamatay na ako ng ganito, ano, wala nang pakilong sa iwanan. Yan ang pangit, di ba? Kasi hindi mo alam sigurado yung Bible. Lalo ka pa ng unbeliever. Wala kang pakialam sa iwan. Ay, nakita niyo ba yun? Sana nakita niyo yun, ha, na again, under attack ang Bible, biblical principles. Mga papastigan ng mga yan, minsan nakakalayan tama. Pero pag nakita sa Bible, tama lang pala yung inheritance. Okay? Question? Bilis na ako eh. Ha? Ano siya ba? Malay lang. Okay. Much food is in the tillage of the poor. But there is that is destroyed for want of that judgment. Okay, ano yung ibig sabihin ng want? Laking. Okay? Much food is in the tillage of the poor. But there is that is destroyed for want of judgment. So, what is tillage? Ano ba yung tinitil? Okay, tignan natin para sigurado ito. Hindi na alam ko eh. Tillage. Tama, arable lang. Ibig sabihin, pwedeng magtaniman. Tillage. So, ano sinasabi? Kapag tindag lang, di ba? Pinapataba mo or binubukay para taniman, okay? Kung sinabing much food is in the tillage of the poor, ibig sabihin, kung ikaw lang ay magkatabaho, wala kayong pagkain dyan. Ah, so pag-isikapan mo, parang sa atin ngayon, may mga tamad, ano yung lagi niisip? Oh, ano, ang tabaho! Mga Amerikano, yaman nila. So, takot na takot, wala ng tabaho. Kahit mga Pilipino, di ba? Nakita na ba kayo ng gano'n? Pag alam mo yung actually yung nangyayari talaga, yung katotohanan, medyo alam mo lang kung anong klaseng tao ito, tamad ito eh. Parang mawawala ng tabaho. Ha? Huwag ka na mag-aaral, magkikira na. Pero gano'n, di ito din lang, ano, mag-asawa ka na lang. Eh, wala nangyari. Hindi nag-gera, hindi nag-ano, hirap ka ngayon. Okay? But there is that is destroyed. Parang ganun sinasabi nga, no? Pag nagtamad-tamad ka, ikaw na rin yung mali yung judgment mo. Bakit? Eh, tamad mo eh. Mga ba? Yan. Mga bata, ha? Minsan nagtatamad pa kayo. Ah, mag-aaral na naman. Ah, tatalino ka dyan. Sa'yo, pagka ba mag-aaral? Again? Dapat lahat. Kasi pag mag-aaral, lahat tayo, lalo na mga anak ng Diyos. Grabe yung gerang inaari sa atin, dumarating sa atin eh. Pag hindi ka talaga nag-aaral,
dadaling ka ng ano, kawawa ka na nga kasi hindi ka rin kakampi ng salibutan, tapos kawawa ka pa kasi tinimpulong mo sana yung salita ng Diyos. Hindi yung painaran. Okay, yun, tuloy lang tayo ha. Okay, tatama rin. Basta pag hindi ko sinabi, yun na yung tuloy yun. Madelay man yung Genesis, basta bilang lang kayo ng tatlong chapter. Okay? 11-12. So, yan ang pag-asa natin sa salita ng Diyos. Question? Do we question kayo doon sa ano? Sa Genesis? Si Pia. 7-8. May naalala bigla. May tanong ko sa Ate Pia kung ano daw kinain nila doon sa doktor. Ah, si nanay nagtanong doon. Sabi niya kung ano, gano'n. Tawag na rin kami sa sakali. Nagdala sila. Kasi ilang buwan lang naman yun eh. 150 days is 5 months. Plus yung iba pa. Ang tagal! Kasi po ang bading po sa Bible, actually, hindi po yan ang isasabi ko. Gusto ko lang, hindi po. Sa Bible, lahat ng bading, bay yan. Ganun yun. Kahit saan sila. Kaya nga abomination eh. Ang loko-loko pa, ang baklasi to. Ba't kanan? So, bakit si Kanan? Kanan, okay. Sinagot ko dyan na Ham father. Si Ham daw yung nagkasala, kaya si Kanan. Si Kanan. Siguro siya yung nauna. Siya yung muna naging balik, nakakawa yung tatay niya, hindi ko alam. Or siya yung paborito, or siya yung panganay. Hindi binanggit eh. Siya yung sumunod. Malamang siya na yung sumunod doon. Okay. Ano pa na tayo nila? Ay lang. Kasi tanong naman tayo. Okay lang, agaw pa oh. Bakit pa tayo? Okay. Okay, tapos na natin ito. Dali lang naman ito, di ba? Okay, lagi ito binabanggit. He that spared his rod hated his son, but he that loved him chasing it in good time. So, yung sabihin lang, palo. Ano lang ngayon? Pag mahal mo, paluin mo. Pag hindi mo pinalo, galit ka daw dyan kasi hindi matututo yan. Therefore, iniisip mo na sarili mo, ayaw mo mapagod, nakapagod mo magsabing, nakasabi. Tama pa, ganun ka, sasabihin mo sa akin ko eh. Kasawa, or sabihin sa akin yung mga tao eh, mali yan. Huwag ka na mamalo, usapin mo lang. Face the wall lang. Sabi, okay, and then last, the righteous eat it to the satisfying of his soul, but the belly of the wicked shall want. Ibig sabihin lang, pag ikaw ay righteous, bakit minanggit yung belly? Belly, ibig sabihin yung kain lang din yun. Belly, chan. Ibig sabihin nung pag belly shall, of the wicked shall want, ibig sabihin maugutom ka. So the righteous eat it, the satisfied. Ibig sabihin nung righteous, kain lang. Busog lang, okay na yun. Hindi kailangan ng ano, ng sampung sasakyan. Ah, sa spiritual. Hindi, pareho yan. Pareho ng spiritual, tsaka ano yun. Material din, pag ikaw ay talagang loko. Kailangan mo yun eh. Loko ng tao, nagkaroon siya ng Mustang. Ngayon, hindi ko na alam. Nag-aharap ko ng batas. So... Okay, kaya yan, last tip eh. Mahanap. Okay, yung mga, may nagturo sa inyo na, ano, kakikita tayo ng mabilis. Naku. Suspect na agad yun. Ano sabi ng Bible? Ano sabi niya? He that hasted to be rich at an evil eye, and consider it not that poverty shall come to you. Okay? Pag mabilisan, sigurado mali na agad yun. Okay? Okay tayo, Lord. Salamat sa blessing yung salita pa rin. Napaganda. Automatic, Lord, yung wisdom nyo na basahin na lang namin, paniniwalaan. Yung pray din, Lord, especially sa mga kabataan, but also sa mga Diyos, Lord, nagtiwala ko sa inyo sa salita.
sinasabi nyo at tiwala kami dyan sa especially practical learners sa action pag kailangan ng mga nawa kayo po yung sumpo na tapat. Kung may mga kapata, magtiwala sila sa inyo para magtuloy yung blessing Lord, especially sa mga bata nga po Lord. At yung time nila, pang-anali ng salita ng Diyos, makinig, magtapat lang sa inyo, magbasa, mag-aaral Panginoon. At special fellowship din po Lord, magkumahal niya sa inyong salita Panginoon, at tulungan po kami pa dito. Within the church, ay ma-apply yung pag-aaral po yung Diyos. Reserve yung bautisa, aming samahan, aming church Panginoon, hindi nakapunta lang si Kaluluwa po Lord. Maraming po siya sila, may maalala nila ang kailangan ng church after ng kaligtasan. So we pray for that souls, for the place na mabunga po doon, we pray na ulito ko lang. Kaya yung mga kalaban ko, mga mongong doon, we pray na sila po yung salayang po gawa nila. Dati Lord, in Jesus na yung pray. Amen! Ano? Tay? Si Ham?